Praise God. Amen. Minsan pa palakpakan natin si Jesus. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. At good morning po sa bawat isa. Napakabuti ng Diyos. Today is Sunday, second week na ba? Second week na. At paalala ko lang sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, laban lang. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Sa mga nanonood sa umagang ito sa ating live, salamat po sa inyong pagsuporta sa ating live. At hindi ko makayo mabati isa-isa, ang dami nyo. Pero ang Diyos po magpala sa buhay ng bawat isa. Before that, tayo po'y sumadaling yung mukha at tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko kung meron ka nakita ang karumihan, kasalanan sa aming puso, linisin mo kami, Panginoon. Maging ako, dakilang Diyos, hallelujah, kung meron ka nakita ang kasalanan sa aking buhay, forgive me, hallelujah, and Lord, ikaw po ang siyang maitaas. You will increase, Father God, Jesus, you must increase and we must decrease, Panginoon, sa bawat aspeto ng aming buhay. Ano man ang meron kami, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo. Inaalis namin ang kayabangan, ang pagmamalaki, Panginoon, ang hindi pagpapatawad. Inaalis namin ang lahat at ikaw po ang siyang maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At sa umagang ito, ang gawain ito ay para sa iyo, dakilang Diyos, ang presensya mo ang maghari. At ano man ang gawa ng kaaway na Satanas amin sinasansala. Panginoon Diyos, hallelujah. Buksan mo ang durungawan ng kalangitan at ibuhos mo ang iyong masaganang presensya sa buhay ng bawat isa, maging sa mga nanonood, sa kanilang mga tahanan. Abutin mo ng mapagpala mong kamay, ano man ang kanilang personal needs, ano man ang kanilang pangangailangan. Lord God, hallelujah, have mercy, hallelujah, sa kanilang buhay. Marami pong salamat. The glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. At sa next Sunday po, kung hindi po kayo, kung makakatin kayo next Sunday, kaya dala tayo ng potluck. Salo-salo tayo rito. Yung willing na umatin sa Sunday para kahit papaano ay kain-kain lang tayo. Wala man tayong Christmas party. Kumbaga parang pag-itipon lang natin at mag-enjoy lang tayo. Okay lang po ba? Mga narito ngayong gabi, kung kayong mga nasa live stream, gusto nyo ngayong umaga, yung sa mga nasa live stream, kung nanonood kayo, join us this coming Sunday. So, kain-kain lang tayo, enjoy lang natin at habang hinihintay natin matapos ang taon. Malapit nang matapos ang commitment. Matira matibay. Next year, blessing is falling. Can you say amen? Amen. Hallelujah. At bilang pastor, alam nyo nangyayari sa ating church. Pero ang nais kong sabihin sa inyo, kung ano yung pinapasabi ng Diyos sa aking pangangaral, hindi ko po babaguhin. At ito ay naipangag-pray na since last year at kahapon nag-meeting kami mga pastor, nagawa na rin ng mensahe for the whole year. At kung kayo po ay nasasaktan, humingi ako ng sorry, pero mas mabuti na naipangaral ko ito kaysa pagdating ng araw ako ang sisihin ng Panginoon na hindi ko pinangaral ng tama. Kasi walang makakapasok na masamang tao sa langit. Ang langit para sa mabubuting tao. Ang langit para sa nampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung dito sa lupa, gumagawa tayo ng kalokohan, pero pagdating sa langit, hindi pwede, hindi tayo makapasok. Kaya, baguhin natin ang ating buhay. Kung meron man tayong mga pagkakamali sa ating puso, sa ating buhay, baguhin natin at hayaan natin ang Panginoon, ang siyang manguna sa ating buhay. Can you say amen? Amen. At ngayong umaga, simple lang yung ating pag-aaralan. Kung kailan simple, hindi ko naman mapag-aralan ng maayos. Sabi ko, Pastor Big, napakasimple nito pero napakahirap ipangaral. Kasi ito yung pinaka unang memory verse na na-memorize ko nung ako po'y bata pa. Tandaan nyo po, nang ma-memorize ko ang verse na ito, I was 7 years old. Kaya sa inyo po mga Bible, sabi ng John chapter 3 verse 16. So yun, nakapikit pa tayo eh. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Sabi nung ibang mga tao, Pastor, ba't hindi pala ang ating Panginoon? Isa lang yung kanyang anak, bigatin pa. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. So yan po yung memory verse na nabasa ko, na minemorize ko na ako po 7 years old. At ngayon sa Tagalog, sabi-sabi yan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa ibang salin, upang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba sa may buhay na walang hanggan? Amen. Noong nakaraan, pinangaral natin, gift for the king. Ngayon naman, gift of a king. Baka malito kayo ha.
ang regalo ng hari. Alam nyo ba na ang hari ay may regalo sa atin? Ngayong umaga, paano ba magkaloob ang hari? Paano ba siya magbigay? Kasi kung ating pag-aaralang mabuti, mga kapatid, sa Panginoon, si Haring Solomon ay isang hari. Siya ang nakita ko o nabasa ko sa Bible ang pinaka-galante magbigay. Pinaka-galante magbigay ng regalo. Kasi nung dinalaw siya nung panahon ni Queen Sheba, na Reina, at yung mga Bible scholar, may na-chismis pa nga ito eh. May, hindi ko na nasabihin. Doon tayo mag-focus sa regalo. Nung dinalaw siya ng Reina, mas hinigitan niya. Nung papaalis na yung Reina, mas hinigitan niya ang regalo na binigay doon sa Reina. Isipin mong mabuti yun. At hindi lang yun. Ang sabi ng mga Bible scholar, sabi ng Reina, kung inyo rin babasahin sa Bible, si Solomon lang ang nakausap ng Reina na pinakamatalino at marami siyang natutunan. Kaya bukod sa regalo na binigay sa kanya, binigyan pa siya ng karunungan. Marami narinig pa siya na karunungan. Kaya si Haring Solomon, siya yung pinaka-the best magregalo nung kanilang panahon. Hindi lang yun. Yung kanyang pagiging leadership, yung kanyang pangunguna, binigay niya rin para magtagumpay ang bansang Israel. Alam niyo, sabi ng mga matatanda, nung unang panahon, yung mga magi daw, o yung mga mago daw, o yung matatalinong hari, mga hari, ang unang nagbigay ng regalo. Pero ngayong umaga, hindi po. Ang sabi ng Biblia, mas unang nagbigay ng regalo ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi ibinigay niya yung kanyang anak sa sanlibutan. Kaya nga yung mga magi, sinundan nila yung bituin. Bakit? Para makita kung sino yung ipinanganak na tagapagligtas, which means si Jesus Christ. The gift, no? Yung regalo na binigay ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ang Diyos ang unang nagbigay ng regalo. Pinagkaloob niya ang ating Panginoong Jesus. Kaya't ikaw ako ay narito ngayong umaga. Amen ba? Dahil siya mismo ibinigay niya ang kanyang buhay para ikaw at ako ay maligtas. Alam niyo kayong umaga kung bakit ka nakakahinga? Kahit anong laki ng ilong mo, kahit anong laki ng liit ng ilong mo, nakakahinga ka? Dahil bigay sa iyo ng Diyos ang buhay mo. Kaya kurutin mo yung katabi mo, nasasaktan yan. Bakit may nararamdaman ka? Dahil yung Spirit ng Diyos ay nasa iyong buhay, meron kang kaluluwa. That is a gift from God. Kaya ikaw minsan masaya, minsan ikaw malungkot, and win, minsan ikaw naman ay blessed. Bakit? Kasi yung buhay natin, bigay ng Diyos. Yung pagkalooban tayo dito sa mundong ito na mabuhay, that's a gift from God. Sometimes we are experiencing bad. Sometimes we are experiencing na mga bagay na hindi magaganda. Pero bahagi yan ng buhay. Kaloob yan ng Panginoon. Kaya kung tumating man sa atin yung mga bagay na hindi magaganda, wag lang tayo mag-worship sa panahon na malungkot. Sa panahon pala ng masaya. Kasi dapat sa panahon din na tayo malungkot, mag-worship tayo sa Panginoon. Yan ang bigay sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba? Amen. Yung buhay mo, regalo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Hallelujah. Kasi mayroong ipinapanganak, hindi na nabubuhay. Hindi na nila nakita ang mundong ito. Hindi na nila naranasan ang mundong ito. Hindi na nila nakita ang mga puno. Hindi na nila nakita ang mga halaman. Hindi na nila nakita yung mga simple things na nagbibigay ng joy sa puso ng isang tao. Pero ikaw ngayong umaga, you are blessed. We are blessed because we are blessed. Blessed talaga tayo eh. Andiyan pa ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, kasi buhay ka. Hallelujah. Naranasan nating mabuhay sa mundo, yung aapa ka sa lupa. Di ba? Woo, ang sarap. Ngunit alam nyo ba ngayong umaga, yung magandang nilikha ng Diyos na dungisan. Masalamin. Yung handog ng Panginoon nakasama yung kanyang pagbibigay, makikita na nadungisan. Bakit? Kasi ang tao ay nagkasala. Lumayo sa Diyos. Kaya ngayong umaga, meron siyang ibinigay na regalo. Sabi mo sa katabi mo, regalo. At yun ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Hindi tayo aalis sa John 3:16, pero may mga verse lang tayo nakukunin para malaman natin yung mga point of view ng ibang verse at patunay na ang Diyos talaga ang nagbigay ng regalo. Number one, sabi sa John 3:16, for God so loved the world, ulitin natin ha, sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya. Tigil tayo dyan. Number one, ano yung binigay ng Diyos sa atin? Is relationship. Sabi mo sa katabi mo, relationship.
Hallelujah. Sa pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili sa atin, kalakip niyang binigay, hallelujah, ang pagkakaroon ng ugnayan sa kanya. Yung relationship, kaya maganda yung meron kang karelasyon, eh, di ba? Kapag meron kang karelasyon, at ease ka, peaceful ka, tama ba? Kahit minsan may problema, kahit minsan nagkaagulo, pero andoon pa rin makikita mo yung inyong relationship solid. Bakit? Kasi alam mo, sa oras ng problema, meron kang kakampi. Di ba? May magpapalakas sa'yo kapag nangihina ka. Kapag nagkakamali ka, may magtutuwid sa'yo. Kapag hindi mo alam, may magtuturo sa'yo. Yun po ang kagandahan sa relationship. Hallelujah. At ang sabi ng Bible, yung relationship na ito, nung nagkasala ang tao, nasira. Yung relationship ng tao sa Diyos. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, laging sinasabi ng iba, ang religion daw ay hindi makapagliligtas. Yes, religion cannot save you. It's about relationship to Jesus. But it depends upon the religion. Depende sa religion na yan. Paano yung religion na yan, mali ang tinuturo? Paano yung religion na yan, hindi pala tagapagligtas si Jesus? Paano sa religion na yan, tao lang pala siya? Tama po ba? Kaya hindi nga makapagliligtas ang religion, pero depende na yan sa religion na yan kung ang tinuturo niya ay mali. Kaya ngayong umaga, yung pag-uusapan natin, yung intimate relationship sa ating Panginoon. Dahil kapag dating sa ugnayang relasyon, siya mismo iniregalo niya ang kanyang sariling buhay. Kaya mo bang maging masaya? O kaya mo bang ihandog ang buhay mo para maging masaya ang taong minamahal mo? Kaya mo bang isang tabi yung pangangailangan mo para mabili yung pangangailangan ng taong mahal mo? Kaya mo bang alisin yung pride mo para magpakumbaba doon sa taong nagkamali sa'yo? Ganyan po yung relationship. Napakalalim yan. Mahirap yan. Minsan, marami nag-aaway. Minsan yan ang pinaghugutan ng iba. Kaya yung dating magkakabati-bati, nagkakaaway dahil nawawasak ang relationship. Ngayong umaga, mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, sabi ng Romans chapter 5, verse 12. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan inaranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino po ang tinutukoy ng talatang ito? Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 5, verse 14, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam, kaya ang kasalanan ay pumasok sa buhay ni Adam nung siya ay hindi sumunod sa utos ng Diyos hanggang sa panahon ni Moses. Verse 14, sabi diyan, kahit doon sa hindi nangagkasala man tulad ng pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyong darating. Pagkatapos nalikain ng Diyos yung mundo, ang sabi ng Panginoon, napakabuti, mabasa nyo ba? It was good. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika, at narito, napakabuti, nagkahapon at nagkaumaga, ika-anim na araw. Ngunit pagkatapos niyang likhain ng mundo, nagkasala si Adan. Natukso si Adan dahil sa kanyang asawa. Sumuway sila sa Diyos. Sinabi ng huwag kainin, kinain pa rin. Huwag mong kainin yan, magkakasakit ka. Huwag mong kainin yan, yung lalamunan mo. Huwag mong kainin yan. Pero si Eva, dahil gusto kahain ng kain, nahawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun, Eva. Eva. Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yan, pero kinain nila. Kaya doon pumasok, mga kapatid, yung kasalanan sa sangkatauhan. At mula noon, hanggang ngayon, sa ating panahon, sa ating mga ninuno, hallelujah, ang bunga nito ay kamatayang physical, spiritual. Tayo po ay nagkasala. Andyan pa po ba kayo? Dito nagsimulang masira yung relasyon ng Diyos sa tao. Kaya wasak, pinalaya sila sa Garden of Eden dahil hindi sila sumunod. Kaya ingatan natin ang ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Pero ang maganda ngayong umaga, dahil mabuti ang Diyos, gusto niyang maayos ang relasyon sa tao, gusto niya uling magkaroon ng intimate relasyon sa Panginoon kasi ang tao lang naman ang lumalayo sa Diyos eh. Hindi naman lumalayo ang Diyos sa tao. Kapag pinagpala, lumalayo. Minsan, nagkakasala, umaalis. Gumagawa ng hindi maganda, pero pagtatayuan mo yung tama, sasamahan ka ng Diyos. Kaya nga,
sa talatang ito, mga kapatid, dahil sa mabuti talaga ang Panginoon. Gusto niyang maayos yung relasyon sa tao, anang tao at ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 15:45, nagpadala siya ng bagong Adan. Sabi diyan sa 1 Corinthians 15:45, gayon din naman na sulat, ang taong unang si Adan ay kaluluwang may buhay. Bakit? Nilika sa lupa, hiningahan, naging tao. Amen po ba? Yun yung unang Adan, pero nagkasala. Nagkamali. Sabi sa, tuloy natin, at naging kaluluwang may buhay, ang huling Adan ay naging espiritu na nagbibigay buhay. Sino ba ang nagbibigay buhay sa atin ngayong umaga? Ang ating Panginoong Jesus. Amen ba? Praise God. Kaya si Jesus, yung pangalawang Adan, pangtubos sa marami upang yung relationship natin malapit ulit sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 46, bagamat ang ukol sa espiritu ay hindi yung una, kundi yung ukol sa lupa. Pagkatapos ang ukol sa espiritu, sino ba yung spirit? God is spirit. Andiyan pa ba kayo? Kaya nga wala tayong rebulto dito. Naniniwala tayo na si Jesus ay spirit. Kapag nagkakamali ka, may conviction. Tama ba? Kapag nag-away kayong mag-asawa, may conviction. Kapag nag-away kayong magkasintahan, may conviction, may kurot. Gusto mong humingi ng sorry. Bakit? May Holy Spirit na nagkasabi sa'yo, mali ang ginagawa mo. Yun yung Holy Spirit. Siya ang magpapaalala sa'yo kung mali ang iyong ginagawa at kung tama ang iyong ginagawa, siya ang mag-cheer up sa'yo. Yan ang trabaho niyan. Hallelujah. Kaya nga wala tayong rebulto dito ngayong umaga. At sabi sa 1 Corinthians, tuloy natin, verse 15:47. Ang unang tao ay tagalupa. Yun yung si Adan. Tagalupa, ginawa sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Sino ba ang nanggaling sa langit na bumaba sa lupa? Si Jesus. Amen ba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, yung unang Adan na nagkasala, may pangalawang Adan para ayusin yung relasyon natin sa Panginoon. Yun yung ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Bakit gusto niyang ayusin ang ating relasyon? Kasi ikaw at ako ay kanyang mahal. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Ito yung dahilan kung bakit binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Dahil ang tao ay nagkasala sa Panginoon. At nung nagkasala, ang tao nasira ang relasyon. Alam niyo ba kung bakit ang tao ay nagkakasakit? Kung bakit ang tao ay dumaranas ng kaguluhan sa buhay? Kung bakit ang tao ay napapahamak, pumipili ng maling desisyon, ang tao ay sinungaling, ang tao ay gamahaman? Bakit? Kasi nasira ang relasyon niya sa Diyos. At kapag nasira ang relasyon ng tao sa Diyos, lumalayo ang relasyon niya sa Panginoon. At kapag lumayo ang relasyon niya sa Panginoon, unti-unti siyang pinapasukan ng kasalanan. At hindi niya naalalaman isang araw, baon na siya sa kasalanan. Bakit? Kasi nasira ang relasyon. Lumayo ang relasyon niya sa Panginoon eh. Kaya hindi solusyon yung paglayo sa Panginoon kapag ikay nagkakamali. Kapag ikay nagkakasala, kapag ikay tinutuwid, hindi relasyon yung paglayo sa Panginoon. Pero agandahan sa ating pinag-aaralan ngayong umaga dahil sa pag-ibig ni Jesus. Hallelujah, tingnan mo ha, yung mundo na kanyang ginawa, perfect. Yung mundo na kanyang inayos, perfect. Naglagay siya ng mga halaman. Naglagay siya ng mga hayop na pangangailangan ng tao. Yung mundo na kanyang ginawa, walang galit. Subalit isang araw, hallelujah, may isang tao, pinasok ng kasalanan. Yung mundo na kanyang ginawa na walang galit, nagkaroon ng galit. Yung mundo na kanyang ginawa na walang rebellion, nagkaroon ng rebellion. Yung mundo na kanyang ginawa na walang kaguluhan, nagkaroon ng kaguluhan. Pero take note, ang kagandahan sa Panginoon ngayong umaga, hallelujah, kahit yung mundo na ito na makasalanan, ibig sabihin na mundo, yung mga taong nakatira sa mundo, ibig sabihin, ikaw at ako, amen po ba? Hallelujah, tayong nasa mundo ngayong umaga, gaano man kalaki ang ating kasalanan, pero yung pag-ibig ni Jesus, hindi natin kayang tawaran. Kaya sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakamali, sa pagkakabila ng mga bagay na pinagpalit natin siya sa sanlibutan, si Jesus, pilit pa rin tayong inaabot. Why? To save His relationship para sa atin. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Ganyan magmahal ang Panginoon. Kung pinagpalit mo siya, hindi kanya ipagpapalit. Kung iniwan mo siya, hindi kanya iiwan. Hallelujah. Ganyan siya kung magmahal. Grabe. Hindi mo sa katabi mo, grabe. Hallelujah. Mananatili siya sa iyong tabi kahit wala ka ng katabi. Why? He wants to save relationship. Gusto kanyang makasama. Ganyan siya magbigay ng regalo sa iyo ngayong umaga. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Napakasimpleng pangangaral pero parang
Andiyan po ba kayo? Hallelujah. Pangalawa, John 3:16 ulit tayo. Woo, sabi ng John 3:16, sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak o huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Second is remission. Sabi ng remission is means forgiveness. Sa talatang ito, inilahad po ng Ebanghelyo ni Kristo na si Juan. May kita po, magdagsimula ang sanlibutan sa pag-ibig. Nilika ng Diyos ang sanlibutan dahil sa pag-ibig. Nilagyan niya ng tao. Wala pa ako, wala pa ikaw, mga kapatid sa Panginoon. Ang Diyos nag-start, nag-gumawa sa mundong ito, naroon na yung love. Sabi mo sa katabi mo, naroon na yung love. Wala pa yung magulang mo, may pag-ibig na. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kung ang Diyos, punong-puno din siya ng pag-ibig, punong-puno din siya ng pagpapatawad. Ito ang gusto niyang iregalo sa atin. Pangalawa na nais kong dalhin sa inyo, yung forgiveness. Alam niyo, lagi na lang natin tinatakil itong forgiveness eh. Nagpatawad na ba tayo? Bakit kailangan natin magpatawad? Kasi nasaktan tayo. May nakasakit sa atin. May nagkasala sa atin. May nanakit ng ating damdamin. Pero pagdating sa ating Panginoong Jesus, bakit kailangan niyang patawarin yung mga tao na nagkamali sa kanya? Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, kasi walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo na magkamali. Kahit may kakilala kami sa Mindoro, tatay ng kaibigan ko, ang pangalan, Mang Tino. Kahit Tino pa yung pangalan niya, pero halos ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Sa 11, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ito na nga ang problema. Mali na nga ang ginagawa ng tao, pero wala pa rin humahanap sa Diyos. Ito po ang nangangahulugan ngayong umaga. Lahat po ng tao, maging ako, mga isasama ko yung aking sarili, lahat ng tao sa mundong ito ay masama. Walang isang matuwid. Lahat ay sumusuway sa Diyos. Maging sa maliit o sa malalaking bagay, lahat ay sumusuway sa Panginoon. Kaya nga, papasok yung forgiveness doon eh. Dahil nagkamali sa harapan ng Diyos. Tuloy natin ang ating pag-aaral. Basic na basic. Romans chapter 3 verse 23. Memorize na natin ba yung verse na yan? Pag di pa natin memorize yan, aywan ko lang. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Sabi mo sa katabi mo, nagkasala tayo. Hallelujah. At dahil nagkasala tayo, hindi natin maaabot ang Panginoon. May hadlang. Ano yun? Yung kasalanan natin. Kaya kung gusto nating maabot ang ating Panginoong Jesus, siya mismo, pinatawad tayo, hihingi lang tayo ng kapatawaran. Doon napasok yung forgiveness na regalo niya kasi wala naman talagang matuwid eh. Lahat nagkakamali. Kahit perfect ka pa, kahit perfectionist ka pa, sa tingin mo, model ka lahat, perfecto mo sa lahat ng bagay, dito yung unan ko, dito yung ano ko, lahat, mamasterin mo pa yung pag-aayos ng bahay mo, magkakamali ka pa rin dyan. Ako nga, pagising ko eh. Kala ko na sa ibang kwarto ako eh. Iba na naman yung ayos ng bahay eh. Hindi nyo pa kasi maintindihan yan mga kabataan, wala pa kayong asawa. Pero pag may asawa na kayo, natutulog kayo, ibang ayos ng bahay, pagising nyo, iba rin ang ayos ng bahay. Sabi ng Romans 6:23, dahil nagkasala tayo, tuloy natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag ang tao ay nagkasala, kabayaran niya kamatayan. Hindi lang physical, spiritual. Ano yung ibig sabihin? Kapag nagkakasala ang tao, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Kahit anong pray mo, kahit anong worship mo, kapag hindi mo sinurrender ang iyong buhay sa Panginoon, kapag nagkakasala ka, hallelujah, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Kasi wala yung forgiveness ni Jesus sa iyong buhay. Kaya nga may inalis akong admin last night, kinausap ko naman ng maayos kasi bawal talaga sa mga kabataan. Alam niyo, sa pastor na vlogger, hindi po ako ang promotor niyan. Suportahan niyo na lang ako sa bagay na yan. Marami tayong nahaabot. Totoo lang. Hindi ko kilala, hindi ko rin kilala. Kaya nga sabi sa akin ng isang negro, brother, see you in heaven. Ha? Taka ako. Bakit po see you in heaven? Kasi paano naman siya makakapunta? Nigeria siya, dito ako sa Pilipinas. Kaya pagdating ng araw, tama, see you in heaven.
Sabi ko, wag muna ngayon. See you in heaven kasi yun talaga. Si alam niya, sure na siya sa salvation niya. Brother, see you in heaven. Para minsan pangit pakinggan eh. Pero totoo naman eh. Kung hindi mo siya makita rito sa lupa, magtagpo kayo sa langit. May kinansel ako. May mga kinakaw. Alam niyo yung iba nakakabasa ron. Ayaw ko lang maging isa akong admin. Gusto ko may kasama rin mag-asawa para makita nila na. Kasi baka matukso din ako, mahirap din naman. Ang dami nag-a-add. Ito yung huli, sabi ko, kailangan i-release mo yung kasalanan mo. Hindi ka makakatulog kapag nagkakasala ka. Hindi ka makakatulog, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, Pastor, salamat, sumagot ka. Kasi ang dami ko ng influencer na nakausap. Andyan si Carl Pascua, andyan si, si Jericho Arceo. Pero Pastor, ikaw lang sumagot sa akin. Sabi niya, salamat po. Malaking bagay, di ko siya kilala. Pero natulungan natin sa pamamagitan na yan. So marami tayong natulungan. Ang layo kong sinasabi, hindi man natin sila madala sa church. Madala natin sila sa Panginoon. Kasi mismong sila nangangailangan din ng forgiveness ni Jesus. Mismo sila nangangailangan din ng pagpapatawad ng Panginoon, nangangailangan din ng kaligtasan. Ito na po kasi yung platform ng ating ano ngayon. Ito yung new normal platform ang tawag. Nang evangelism ngayon, pupunta ka dyan sa bahay-bahay, di ba Papa Diyos, huliin ka? Huliin ka, anong gusto nyo? Si Pastor nag-evangelize, nakulong. At least nakapag-worship naman sa Panginoon, nakapagdala ng kaluluwa, nakulong naman. Useless din. So ito yung normal evangelism natin. Marami tayong naabot. Kaya pag-pray natin, alam ko darating ang araw, hindi man nakikita ng iba yung ginagawa natin sa church. Ang Diyos nakikita, ang pagpapalain yung church natin. Kaya mahirap, sabi ko mahirap. Ang dami ko nang problema. Bakit mo problema pa ako sa'yo? Tapos na nagpa-fasting ako dito ng 2 days, may text ng chat sa akin. Pastor, kailangan ko ng pera. Pastor po ako sa Pampanga, wala akong pera. Kailangan ko po ng 1,000. O kahit ano pa man, Pastor, kasi yung pamilya ko, 2 weeks nang di kumakain. Sabi ko, mag-pray ulit kami ni NL dito. Hindi ko pinapansin. Tapos pagkatapos tayo mag-fasting, sabi ko, ba't sa akin ka humingi? Pastor, divine intervention. Pag-pray ko, ikaw yung binigay ng Diyos sa akin. Hindi kita kilala. Sabi ko, pag pinagpala ako, papadalan kita kahit magkano. Esakto, may nag-chat. From Toronto, Canada. Isang kabataan na hindi ko na nakakausap ngayon lang uli. Sabi niya, Pastor, bibigyan kita ng 1,000 para sa Christmas gift ko sa'yo. Sabi ko, pwede ba ibigay mo na lang sa taong ito? Kasi kailangan niya. Esakto, kailangan ko rin ng pera. Attend ako ng conference eh. Sige, pinadala ko sa kanya. Dito mo na lang ipadala. Nagpasalamat siya, nakakain sila ng buong pamilya. Sabi niya sa akin, Pastor, salamat sa tulong. Hindi man kita matulungan ngayon. Pagdating ng araw, makakatulong ako sa'yo. At least, may nagbigay din sa akin ng pamasay, papunta ng conference. Kasi sabi ko, kailangan ko rito, pero kailangan kitang i-bless. Kasi hindi mo pwedeng, alam mo yung kinukurot ka. So, iba't ibang problema ang may encounter mo. Sabi ko, ba't ko ba pinasok to? Ang dami ko naman problema, mamamblema pa ako sa mga to. Pero sabi sa akin ng Panginoon, dito kita tinawag. Hallelujah! Kaya nga wala nga magpapastor eh. Ilan lang nagpapastor? Ang daming problema, ang daming pagsubok. Hallelujah. Ang dami. Tumatayo ako dito, kala nyo okay ako, pero okay talaga ako. Hallelujah. Kaya, balik tayo sa ating pag-aaral. Yung kasalanan ng isang tao, ito yung naiging hadlang para yung forgiveness ng Panginoon, hindi niya makuha. Hihingi ka talaga ng tawad sa Panginoon. Ito yung kailangan natin kasi ang Diyos makatwiran siya eh. Hindi siya kakampi sa mali kahit anong mangyari. Kasi kung kakampi siya sa mali, binali niya ang batas ng langit. Kung kakampi siya sa mali, pwede pala. Kahit naman dito, tayo tayo ng religion. Sa religion na ito, pwede tayong manigarilyo, pwede tayong mambabae. Pwede dalawang kasintahan mo. Bukas, punong-puno tayo. Pwede backslider, kahit ilang beses ka babalik. Pwede, puno tayo sigurado. O sa religion na ito. Pero hindi ganun eh. Amen ba? Ang sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Hallelujah. Kaya maging mabuti tayong maling halimbawa, maging isa tayong malinis na salamin. Alam niyo yung malinis na salamin? Tayo yung mirror tayo eh. Tayo yung salamin ng tao. Kapag lumalakad tayo, ang nakikita nila sa Jesus. Kapag tayo nasa
ibang lugar, kapag tayo nasa office, kapag tayo kung saan man, sa loob ng tahanan nyo, ikaw yung salamin. Ikaw yung reflection. Ibig sabihin, tayo yung malinis na buhay, tayo yung representative ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya wala dapat puwang o bahidungin sa mga anak ng Diyos yung kasalanan. Maaring nagkakamali tayo, pero hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Iba kasi yung nagkakamali. Eh, nagkakamali ako every day. Maaring minsan may tampuhan kami mag-asawa. Napagalitan ko yung anak ko. Kasalanan, nagkakamali ako. May nakapagsalita ako ng hindi maganda. Nagkakamali ako. Pero hindi ako namumuhay sa kasalanan. Hindi ako nagkakasala. Hindi ako ng bababae. Hindi ako kung ano paman. Iba kasi yun eh. At dahil dyan sabi ng Romans chapter 5 verse 15, datapwat ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay namatay ng marami, luba pang sumagana ang marami ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesus, Hesukristo. Verse 16, at ang kaloob na hindi gaya na nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa ipagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway. Tibiruin mo, mula kay Adan, dumating ang kasalanan. Mula kay Adan, dumating ang hatol. Subalit, mayroong Jesus na nagbigay ng buhay para yung kasalanan ni Adan, yung kasalanan ko, kasalanan nating lahat, kasalanan ng marami. May dumating na Jesus. Ang kailangan lang natin humingi ng tawad para yung regalo niyang forgiveness ay matanggap natin sa ating buhay. Mula kay Jesus, dumating yung katwiran. Mula kay Jesus, dumating yung pag-ibig. Mula sa Kanya, dumating yung pagpapatawad. May nagbayad sa kasalanan ginawa natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Upang ang bawat isang sumampalataya, take note, sumampalataya, nalampalataya ba tayo na si Jesus ay ang ating Diyos? Hindi mapapahamak. Romans 5:8, Romans Road, sa mga youth, minister nyo ito dati. Ano sabi sa Romans chapter 5 verse 8? Tapwat. Pinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay dahil sa atin. Pero mo, nagatampisaw tayo sa kasalanan. Meron nang naghihirap para sa atin. Inako niya ang lahat. Lahat ng pagdurusa. Sabi nung kanta kanina, kasi ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Namatay siya, hindi lang sa mabubuti. Namatay siya doon din para sa masasama. Kaya huwag tayo magtaka. Ang turo ni Jesus, ibigin niya atin ang ating kaaway. Dahil mismong siya, inibig niya ang kanyang kaaway. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya siguraduhin natin yung regalo na binigay sa atin ng Diyos. Buksan natin. Huwag lang natin hayaang nakabalot. Di ba, kapag binigyan ka ng regalo, gusto mo buksan yung box? Kasi gusto mong malaman kung ano ang laman eh. Pero pag binigyan ka ng regalo, nandyan lang, guess the box, guess the box. Mine, mine. Hindi mo malalaman eh kung ano eh. Pero pag bubuksan mo, wow, ang ganda pala ng regalo. Kaya may regalo sa iyo ang Panginoon eh. Buksan mo yung regalo. Ano yung regalo sa iyo ng Panginoon ngayong umaga? Yung forgiveness. I-apply mo sa buhay mo yung forgiveness. Hallelujah. Andyan pa ba kayo? Binayaran na ng Diyos yung ating pagkautang. Huwag ka nang mangutang pa. Ano pong ibig sabihin ko nito? Pagsumikapan natin ang magpatawad, pagsumikapan natin ang mabuhay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Alisin natin yung mga nakatagong kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos kay Jesus kung mayroon mang kasalanang nagawa upang yung blessing niya ay dumaloy sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Panghuli. Sabi ulit, John 3:16 ulit tayo. Hindi na tayo ano dyan. Sabi ko kay Pastor Big, ba't ito yung mensahe natin? Pastor, ito po yung pangungusap ng Panginoon eh. Sige, sabi ko. Kasi pag matagal ka ng Christian, medyo parang mahirap na ipangaral yan kasi para ka nag-evangelize. Pero salamat sa Panginoon na pag-aralan uli natin sa umagang ito para sa bawat isa. Sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pinaka the best gift
sa atin ng Panginoon. Pangatlo is provision. Sabi ng provision, ito yung pagkakaloob. Pinagkalooban ka o binigyan ka. Ano ang binigay sa'yo ng Panginoong Jesus? Ito yung everlasting life. Buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Maaring yung una, maayos lang relasyon mo sa Panginoon. Maaring yung una, nagpatawad ka na. Ito yung pinaka-the best. Ano yun? Hallelujah! Ito yung everlasting life. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya natin inaayos ang ating relasyon sa Kanya. Kaya tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Why? Kasi dahil sa everlasting life. Ang buhay sa mundo po ay hindi permanent. Anytime pwede may mangyari sa atin. Anytime pwede po tayong kunin ng Panginoon. Kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka katalino, anytime kapag kinuha ka ng Diyos, wala kang magagawa. Hallelujah. Ang tanong, where do you want to spend your everlasting life? Saan mo gustong igugol lang yung panghabang buhay? Yes, kailangan nating mabuhay dito, kailangan nating magtrabaho, pero kailangan nating umaten sa gawain. Yes, kailangan natin ng blessings para mabuhay. Yes, kailangan din natin ng everlasting life kasama ang Diyos pagdating ng araw. Yun po ang dahilan. Kaya hanggang ngayon, naglilingkod ako sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng maraming alalahanin. Kasi ang focus ko ay makasama ang Panginoon pagdating ng araw. Hindi yung mga hadlang, hindi yung mga struggle na makapagpatigil ng aking paglilingkod. Hallelujah. Gusto kong makasama ang Diyos pagdating ng araw. Ito ang the best gift. Kaya huwag kayong ma-intimidate kapag may nangyayari sa inyong buhay na hindi maganda. Sa lupa lang yan. Pansin ninyo yung mga tao, nasa anong, sino rito ang namatayan na? Sino rito yung kamag-anak na bawian ng buhay ngayon? Asaan na sila? Yung mga may lolo ako, may tito ako namatay, nasaan na sila? Ibig sabihin, ang buhay dito sa lupa, hindi pang matagalan. Hindi pang matagalan. Mag-iimpok man tayo, mag-iimpok din tayo sa langit dahil darating ang araw, doon tayo titira. Mga tagalangit tayo, amen ba? Hindi tayo taga rito, pansamantala lang tayo rito. Ito kasi ang nalalimutan ng iba eh. Kaya kahit Linggo, maraming ginagawa. Lunes hanggang ano, abala sa kanilang ginagawa. Abala sa lahat ng bagay, nalilimutan nila yung relasyon nila sa Panginoon. Nalilimutan nila na ang buhay sa lupa ay pansamantala lang. Na meron palang regalo ang Diyos. Yun yung buhay na walang hanggan. Everlasting life. Isipin mong mga mabuti. Kung masaya ka rito, pwede kang maging mas masaya sa langit. Isipin mong mabuti. Kung mayaman ka rito, pwede kang maging mayaman doon. Isipin mong mabuti. Hallelujah. Kung nakaka-relax ka rito, mas relax ka sa langit. Kung nakaisip ka na maganda sa lupa, mas nakakaisip ka na maganda sa langit. Ito yung gift ni Jesus para saan? Sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Meron ding isang everlasting life sa impyerno. Ito yung mga tao na gumagawa ng masama. Hindi siya kinikilala bilang Diyos. Hindi siya kinikilala bilang tagapagligtas. Yung mga tao na tumalikod. Yung mga tao na umalis sa paglilingkod. Yung mga tao na hindi naglilingkod. Yung naglilingkod man, papitex-petex, pabiro-biro lang. Naglilingkod man, pero wala na yung puso nila sa paglilingkod. Hindi. Huwag kayong padaya sa blessing. Huwag kayong padaya sa nangyayari sa inyong kapaligiran. Marami akong GC na sinalihan, puro kabataan. Ang number one ngayon sa social media, puro kabataan, ang dami kong GC na sinalihan. At ang iba sa kanila, naliligaw na ng landas. Pero ang ginagawa ko, pinupush ko, pinapangaralan ko sila doon. Sabi, nagpapasalamat sila, unti-unti silang naliliwanagan. Bakit? Kasi dahil sabi nila, nawawala na sila ng oras sa Panginoon. Wag, sabi ko. Wag. Kung ano man ang mayroong kayo dito, blessing yan ng Panginoon. Pero hindi yan panghabang buhay. Hindi ang panghabang buhay. Maganda katulga na sinabi ko, maganda, we are blessed. Pero paano pagdating ng panahon? Blessed ka nga sa lupa, sa impero naman ang punta mo. Diba? Natanong mo na ba minsan? Yes, maaring blessed ako dito. Paano pag kunin ka ng Diyos, pag tulog mo sa gabi? Hindi ka na magising, kinaumagahan. Hindi natin masabi ang buhay dahil ang buhay, maraming experience. Maraming tinuturo sa atin. Mabuti, masama, natututo tayo. Ganyan ang buhay eh. Kaya nga, blessing sa atin ng Lord yan, pansamantala lang. Pero nais pa rin ituro natin ng Diyos sa atin, habang tayo ay nasa lupa, dapat maglingkod tayo sa Panginoon. Pagsilbihan natin siya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo
Sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan, sa Philippians 3:14. Nagtutumulin ako sa hangganan ng ganting pala. Alam niyo, sa paglilingkod, may ganting pala. May ganting pala, hindi lang yan tumutukoy sa crowns. Hindi lang yan tumutukoy sa anumang mga nadala mo sa Panginoon. Alam mo, yung mamuhay ka, nakasama ang Diyos sa langit, yan ay ganting pala. Ganting pala yan. Ang tanong ngayong umaga, saan mo i-google yung everlasting life mo? Sa langit o sa impyerno? Kung sa langit mo i-google, maging matapat ka maglingkod sa Panginoon. Kung gusto mo namang i-google sa impyerno, huwag ka maglingkod. Pero paalalahanan kita bilang pastor, nangangaral ako ng tama, nangangaral ako ng maayos, nangangaral ako ng ayon sa Biblia, dahil pagdating ng araw, gusto kong i-google yung buhay ko sa langit kasama ang Panginoon. Nawa, ngayon din tayo, ngayong umaga. Bless up, to God be all the glory.